Hello, beautiful people. ¿Cómo está la boca? Ay, no, beautiful people. May bumalik pong ano po. Bumalik po sa akin yung address po. Kinuha ko po sa post, bumalik po yung kanyang ano po, mutya. Hindi niya po natanggap. Iti-text ko po mamaya sa kanya. Bumalik po yung kanyang ano, pero nakalagay po ay noong ano po yan eh. Pinadala ko po. August. August, September, October. 2 buwan na rin pala. Kasi sabi ko, 14 days, 28 days, ang pinakamatagal, ang 28 days po, oy. O kaya, ang mabilis po ay 9 days. Pero yan po ay, noong dumating na po sa kanila, ay bumalik na naman, beautiful people. Yan na nga po yung sinasabi ko po, eh. Mahirap po yung bumabalik po ang mutya. Kasi po, may bayad po kasi pag tinutubos po yan eh. Sayang, ang akala ko po ano yung dumating po sa akin kasi pinagbayad po ako. Kumatok po dito sa akin yung post. Sabi ko, he? May nag-doorbell po ba? Sabi ko, hello? Sabi niya, post? Ha? Sino kaya? Sabi ko po pa. Tuwan-tuwa pa naman ako. Akala ko sino yung nagpadala po sa akin ng ano po, ng post. Uy, sabi ko mayroong subscriber na nagpadala sa akin. Tuwan-tuwa pa naman ako. Tapos sabi niya, may babayaran daw ako. Sabi ko, ha? Nako po. Nung tiningnan ko ay sobre ko pala yun ah. Sabi ko ay akin to eh. Sabi ko, Diyos ko, beautiful people. Bumalik po sa akin yung mutya na pinadala ko po sa inyo. Pero hindi ko po bubuksan. Basta po i-text ko po sa kanya yung pinadala kong mutya ay bumalik po ulit sa akin. Ano bang gagawin ko? Ay, doble-doble po bayad. Grabe, oy. Wala. Baliwala din, beautiful people. Kasi po, siyempre po, pag nagpapadala ka po, sa post po, magbabayad ka po ng pang shipping. Pagka bumalik po ulit po yan, ay magbabayad ka rin po kapag kinuha mo po. Eh, hindi mo naman po pwedeng hindi kunin po yan eh. Kasi mga mutya ko po yan eh. Mga ano ko po yan. Naku, sayang po ba. Ayoko po sanang kunin dahil nangihinayang po ako sa perang ano ko po ba. Ibili ko na lang po ng tinapay at kape at gatas po. Eh, hindi po. Kailangan tubusin mo rin po siya eh. Kasi kawawa po yung mutya. Pag tinanggihan mo po siya, yung ayoko na, ganyan. Hindi ko na lang kunin, sabihin kong ganun sa post. Eh, hindi eh. Kailangan tubusin mo eh. Kunin mo eh. Nako. Kaya yan na nga po yung sinasabi ko. Kailangan, beautiful people. Wala po kasing telephone number. Di, may telephone number ba siya nilagay? Walang telephone number pala. Kaya hindi siya natawagan ng post kung saan man siya. Sabi ko nga, maglagay ng telephone number, magbigay. Eh, hindi nagbigay ng telephone, address lang talaga eh. Kaya sabi ko, sayang po talaga. Kailangan po kasi pagka po nagpapadala po at sinabi ko po ibigay niyo po sa akin ang telephone number niyo po para mailagay ko po sa aking bag, a bag tarandado. Box po ba? O sa sobre po. E naipadala ko na po kasi walang telephone number. Kaya iyon, bumalik po sa akin. Pag wala pong telephone number, bumabalik po. Kasi hindi po sila matawagan ng ano po eh, ng post office po ba? Baka, ewan, baka ayaw ng mutya sa kanya. Kaya bumalik sa akin. Lako.
Ayaw ko na po ipadala yan, beautiful people, ulit. Hindi ko na po yan ipapadala ulit sa kanya kasi po nagbayad po ako, doble-doble po eh. Parang nanghinayang din po ako sa ibabayad ko po sa pos. Ibibili ko na lang sana ng tinapay at gatas, kape po yan at saka asukal eh. Itinubos ko pa po sa pos. Kaya iyon na lang, hindi ko na po ulit yan ipapadala po sa kanya. Kasi mahirap, beautiful people, totoo po yan. Napakalayo po ng lalakbayin po ng aking mga mutya po para ipadala po at magkaroon po kayo. Pagkatapos po, babalik lang din po sa akin. Diba po, nakakapanghinayang po yung pambayad. Isa panahon po ngayon, beautiful people, tagutom. Ang hirap po hanapin ng pera po. Diyos ko, nagsasakitan na nga po mga kamay ko at mga paa ko po eh. Para maibayad ko lang po pang shipping yung ano. Tapos eh, babalik ulit at nagdoble pa ako ng bayad. Kaya hindi na, beautiful people, kaya hindi ko na po yan ulit ipapadala po. Kasi hindi naman po sa maramot, beautiful people. Isipin nyo lang din, beautiful people, sino po ang mali, di ba? Kaya yun po ba? Ang hirap, beautiful people, oy. Pakahirap. Dahil ang hirap po hanapin ang pera po eh. Tapos ganun-ganun lang po ba? Kaya, yaan, hindi ko na lang po sa ibalik sa kanya uli yan. Basta't i-picturean ko siya at mapapanood niya tong aking video na yung pinadala kong mutya ay bumalik. Pero beautiful people, yung mga pinadala ko po itong mga sumusunod na mga linggo-linggo po, no? Yung mga ano po. Pagka po pinadala ko po sa inyo ang tracking number po, tingnan nyo po sa internet, beautiful people, yung tracking number na yan. Kung dumating na po sa inyong bansa po. Ngayon po, kunin nyo po. Puntahan nyo po. Kung tanongin nyo kung naihatid na sa inyo o papunta na sa inyo, ay huwag niyong puntahan kasi sayang-sayang niyong pamasahe o gasolina po, no? Tanungin niyo po, tawagan niyo po kung nahandyan na po yung ano at pwede pong kunin o baka pwede niyong ihatid po. Pag hinatid naman, beautiful people, kailangan nasa bahay po kayo. Kasi po kung hinahatid po tas wala po kayo sa bahay, mag-doorbell, mag-ano po, wala po kayo, paano niyo po yan makukuha, di ba, beautiful people? Kaya iam po. Kaya kailangan tanungin nyo po, tawagan nyo po, nahandyan na ang ano ko, kukunin ko sa post o ihahatid nyo. Tanungin nyo po, kasi alam nyo po, kabisado nyo po ang inyong mga bansa po. E ako po ay, basta binigay nyo po ang telephone number nyo po at saka address nyo po. Saka ko po yan, nilalagay ko lang po sa box at saka sa sobre po para matanggap nyo po. Kasi po, pagka po ako'y nagpapadala po ng ganyan, bago ko po yan hinuhulog, pinipicturan ko po yan. Tinatanong ko po, tama po ba yung address? Ganyan po. Sabi nyo, opo, tama po. Yan, ipapadala ko na po yan kinabukasan. Kasi po, pwede ko po pang baguhin yan. Eh. Halimbawa, ma'am, mali po yung address, ma'am. Mayroon pong number na mali. Yan, babaguhin ko po yan. Pero pagka inulit, minsan nga po nangyayari, nako ma'am, mali po yung address, ganyan-ganyan. Nako, sa awa ng Diyos, beautiful people, dumating din po sa kanila. Aywan ko lang po, nasa mutya po din siyang siguro po, no? Nasa mutya rin po yun. Kasi po, sabi niya, ma'am, mali po, pero tingnan po natin, pagka nandito na po yung tingnan natin at anuhin ko, sabi niya ganun. Sabi ko, naku, huwag sanang bumalik sa akin, mutya. Sabi ko, huwag ka nang bumalik sa kanya. Kasi pagka bumalik ka, tutubusin kita. Alam mo naman, kilala mo naman ako. Wala akong perang pantubos. Sabihin ko po, ganun ano. Naku, sa awa naman po at ng kalikasan po ay natanggap niya po, nakuha niya po. Totoo po yan. Kasi po, minsan po kasi, automatic naman po sa mga trabahador po ng mga post po yan eh.
kilala na po nila yung mga tao na yon, yung address na yan, at dito yan yung papadala. Tama po talaga. Kung mali man po, o nabaliktad lang po ba yung ano po, yung province at saka yung city po, pero alam na po ng post yun, automatic na po. Kasi ganito minsan din dito, beautiful people eh. Kilala na po nila ako, Cathy Schlosser. Pagka yung mabaliktad po ng mga subscriber yung nagpapadala sa akin, kilala na po nila yung basta may number lang po ng aking ano po, no? Yung aking bahay po. Basta nagkaroon lang po ng, kasi po ang Bin at saka Biena po ay isa lang po yan. Yan po ang city. Yan po yun. Kasi po, 12 sin bin, ano ba tawag niyan? 12, 10, 10, kasi ang 10 po kasi ay 10, kung tawagin po rito. Ang bin, ay yan po ay Biena po yan. Kasi nga, Österreich nga po ang salita eh. Deutsch po ba? Kaya ang Biena at saka bin, ay yan po ay iisa lang po yan na salita po. Sulat po nga po. Ay. Kasi po, lahat po ay nagkakamali. Hindi naman po tayo perfectong tao po, no? Saan ba yan? Alam nyo naman po, ang aking sulat po ay parang kalahig ng manok din po eh. Kaya minsan nahihiya po ako magsulat-sulat. Basta kayo na po ang bahala po. Halimbawa po, yan po ay bean at ito po ay sulat ko lang po, Biena. Ayan po. Ayan po ang Bin at saka Biena po. Iisa lang po yaan. Ito po, pinaiksi lang po siya. Ito po ay Biena kasi po kilalang kilala po ang Bin at ang Biena po. Pero iisa lang po yan, beautiful people. Deutsch po kasi yan eh. Yung Austria, yung salitang Österreich po ba? Austria, ganyan po. Kasi po, ang Austria po kasi Österreich sa Deutsch po kung sabihin po. Kaya yan po. Kaya nga po, pagka ako po ay minsan po sinasabi ko, watching from Austria, Vienna. Kasi po, ang Vienna po, city. Ang Bien din po, ay yan din po ang city. Pinaka-city po. Iisa lang din po yung salita na yan, beautiful people. Okay, Bin at saka Biena po. Ganyan po. Kaya nga po, ang Austria, Österreich sa Deutsch po. Iisa lang din po yan. Kaya, iyon po yun. Kasi po, mayroon po nagpadala po kasi sa aking, ano po eh, sa aking subscriber po. Sinulat niya po, Bin, Austria, Biena. Doble po yung Bin at saka Biena po. Pero, iisa lang po din yon, pero doble-doble na ko pong ano, kasi po, siyempre po, eh, hindi natin din alam, di ba po? Austria, ganoon po eh. Meron pa nga po, sinulat pa po, Diyos ko. Ang sinulat niya po, hindi po Austria, Australia, Vienna po. Tapos ang aking ano po, yung address... Beautiful people, hindi po Austria at naka Australia po, magkaiba po yun. Sinulat niya po yung, pero mabuti na lang din po, binura po ng post ang Australia po, nilo, inano po Austria, kasi po, nakita po ay nakalagay po Vienna. Vienna, Australia nakalagay, beautiful people, hindi po, Vienna, Austria po yun. Eh, Australia po ang pagkasulat. Mabuti po hindi ipinadala po sa Australia, kundi sa Austria po. Kasi yung post po at saka yung aking address po, yung pangalan ko po, no? At saka yung number. Yung number po ng aking bahay po at saka yung pangalan ko po. At saka yung telepon ko po ay Austria po kasi yun. Ngayon, ang pagkamali lang po yung Austria ay naging Australia po. Tapos nakalagay po ay ano po yung 1210 Bien. Biena po nakalagay. Alam na po na po ay hindi ito sa Australia. Kasi po nagkakamali po kasi ang Australia at saka ang Austria po eh.
Mayroon pong iniris lang po yung Australia po. Yung Tralia, yung nilagay po Austria, Vienna. Kasi siyempre po, automatic na po din yun, di ba, beautiful people? Kasi po, Austria, Vienna. Wala naman pong Vienna sa Australia po, di ba? Yun po, tapos yung aking address po, na ano niya rin po, na ano, sabi ko, ay, mabuti dumating pa rin. Tapos, tumawag po siya sa akin, sabi niya, ma'am, naku, mali po yung aking pagkasulat ng address niyo, ma'am. Naisulat ko po Australia, Austria pala po, sabi niya. Tapos, pinuntahan niya po sa post, sabi niya, ano, hindi Australia yun, Austria pala yun, sabi niya. Tapos, tiningnan po sa internet, nakita po sa internet, sa computer po. Sabi niya, nandoon na sa Vienna. Ah, mabuti po. Tapos, nagtawanan po kaming dalawa ng subscriber ko po. Kasi naisend niya po sa Australia po, hindi Austria po. Pero yung address ko po ay pareho lang din po, no? Na mali lang po yung Austria at saka Australia. Pero nakarating pa rin po sa akin, beautiful people. Buti na lang talaga, nagtawanan pa po kami. Kasi nga po, ang Austria po at saka ang Australia, beautiful people, magkaiba po yan. Okay? Yun po ang lagi ko pong sinasabi. Titingnan nyo po, ma'am, saan po kayo sa Australia? Hindi po ako Australia po, Austria po. Kasi po, alam nyo naman po ang Austria at saka ang Australia po, magkaiba po ang flag. Kaya nga po, nilalagyan ko na nga po ng flag ko po eh, pula puti, pula po eh. Ang Australia po, iba po ang kanilang flag po eh. Kaya, wag po tayo, kasi siyempre beautiful people, hindi naman tayo perfectong tao rin po, no? Nagkakamali po talaga tayo kasi ang pagka ano natin, kasi may minsan po kasi hindi kilala ang Austria po eh. Ang akala nila yung Austria ay apelyido po yan, hindi po, Austria po ay Austria. Australia, Australia po yan, bansa po yan. Ang Austria po, maliit na bansa po. Ang Australia po, ang pinakamalaking bansa po, ang Australia. Okay? Yun po, tandaan nyo po yan, beautiful people, para hindi po tayo magdubli-dubli bayad po sa mga padala, bumabalik po, ganyan-ganyan po, no? Kaya yun po. Nagtawanan nga po kami talaga noon, eh. Kaya sabi niya, mabuti pa rin at natanggap nyo po, sabi niya sa akin. Kasi nag-alala din po ako eh, kung hindi nyo po natanggap dahil naisulat ko pala po Australia, hindi Austria. Pero yung address ko po at saka yung country lang po ang nagkamali siya, pero yung address ko po at saka yung pinaka-city po, siyempre po kilala na po ng ano, ang Vienna ay sa Austria lang po yan eh. Pinaka-city po yan ng Austria eh, ang Vienna. Kilalang kilala po. Kaya yun naman, binago po yung aking Australia at yung Austria ang isinulat. Dumating pa rin po sa akin. Sabi ko, beautiful people, okay? Yun lang, beautiful people, okay? God bless po. Wala pong kakwenta-kwento po itong aking ano po. Pero may natututunan din naman po tayo sa ating mga ano po, no? Yung pagkakamali po. Itatama rin po natin. Yung po, kumbaga po, may experience din po tayo sa mga sinasabi kung mali o itama din po. Ganun lang naman yun, beautiful people, no? Eh, alam nyo naman po, wala naman pong perfectong tao. Kaya, pagka mali, itama. Hindi yung pagtatawanan ang mali po, di ba? Sige na, beautiful people, baka saan na naman po tayo mapunta nito. Okay, God bless, beautiful people. Stay healthy po, stay at home po. At lagi pong maghugas ng kamay, magpismas pa rin po kung sa maraming tao po kay magsipuntahan dahil ang virus po nahandyan pa rin po yan. Saka kumain po ng wasto, matulog po ng husto. God bless beautiful people! Good luck! Ingat palagi!